got our travel pass. Guys, thank you. Makaka-uwi na po kami sa Iloilo. See you guys. Hi guys, it's me again, Christine, and welcome to my YouTube channel. As you can see, guys, ang saya-saya ko ngayon kasi alam niyo ba kung bakit? Dahil nakuha na po namin ang medical certificate na kailangan para makakuha ng travel pass. So, bakit kami kumuha nun? Kasi kailangan at gusto na namin umuwi sa Iloilo. And this is our medical clearance certificate. So, yan guys, sa akin at saka sa kay Kuy-Koy na kung saan nakuha namin siya noong June 3. So, we have the medical clearance certificate. And of course, guys, yung pinakahihintay ng lahat, the travel authority or the travel pass. So, sa isang travel pass po ay dalawa na po kami ng kapatid ko. Pinagsama na po ng PNP. So, dahil sa gutom, nag-take out na lang kami ng kapatid ko, and that is the first time na nangyari na doon lang kami kumain sa waiting shed. And then, pagdating namin dito sa bahay, kwento ko kay tita yung mga pinagdaanan namin. Siyempre, nandun ito. Hindi namin alam kung sino yung nakakasalamuha namin, diba? Yung pinapagawakan ko na lang is yung excitement dito sa puso ko na makauwi na kami. Na makasama na namin yung pamilya namin. Guys, ay ikukwento ko po sa inyo kung ano yung mga naging proseso na ginawa ko para makuha po ang medical certificate na kailangan for travel pass. Kasi alam ko na this time ay marami po sa atin na mga locally stranded individual or LSI na kung saan nagpapakahira para lang makakuha ng medical certificate para makuha ang travel pass. Kasi without the travel pass and medical certificate, ay bawal po tayong umuwi sa mga kanya-kanya nating probinsya. So, watch this, guys. Sa pagkuha, guys, ng medical certificate at ng travel pass, kailangan natin magbaon ng isang sakong pasensya. Ayan, at enough na pera. Bakit? Kasi sa pagkuha po ng medical certificate, ay grabe yung pila. And then also, kailangan mo ng enough na pera. Bakit? Kasi wala namang jeep ngayon eh. Kailangan mo talagang mag-taxi. June 2, guys, we decided na asikasuhin na lahat ng papers namin para makauwi. So, nung June 2 po, ay pumunta kami ng Barangay Pasong Tamo at around 9 a.m. At nilakad lang po namin galing dito sa bahay hanggang sa Pasong Tamo, Barangay Hall, and then after that, syempre, ay nung nakarating na kami doon, ay nagtanong-tanong kami kung ano po yung gagawin namin. And then, yung nasa outpost po ng Barangay Pasong Tamo, ay sinabi sa amin na umakyat daw kami sa second floor kasi doon daw magpapa-register or magpapalista yung mga uuwi ng probinsya. And then, we waited for 1 hour doon. Ngayon, dahil syempre, nakakainip ding maghintay, diba? So, nagtanong ako kung saan ako pupunta, and then, yung nandoon sa second floor, sinabi na punta daw kami doon sa baba. Ayan, so pagdating ko sa baba ay kung saan-saan kami tinuturo, and then nakakalungkot lang kasi yung ibang mga staff doon ay kapag tinanong mo, hindi nila alam kung ano yung isasagot sa'yo. So ngayon, sabi ko, saan po ba talaga? Ngayon, may nagturo sa amin doon na parang buti pa yung tanod. Kasi yung tanod, yung nagsabi sa amin na, ma'am, doon po sa may tent. Yun, doon sa tent na yun, nandoon pala yung mga form na kailangan namin para makakuha or para makapag-register at para makakuha ng medical certificate. Ayun, so buti pa yung tanod, alam no, pero yung mga staff doon,
sa ano, sa barangay hall, hindi alam kung saan talaga kami ituturo. At hindi ko nga po kayang magpanggap, guys, na okay lang ako. Kahit may electric fan, kahit may industrial fan po sa harapan ko, ay hindi ko po talaga kaya ang init. Kaya nagpalit na lang ako ng t-shirt. Ayan, so mainit kasi, guys. So let's continue kung ano man yung pinag-uusapan natin. Nung pumunta na nga kami, guys, sa tent, ay sinabi po sa amin doon ng nag-a-assist na kailangan daw po namin bumili ng form. So, ito yung binili namin na form. Yan. So, dalawa yung form na kailangan mong bilhin. So, take note, guys, binili. So, ibig sabihin, yung form na yun ay hindi po libre. Binili po namin yon na kung saan 3 pesos ang bawat copy. So, dahil dalawa kami ng kapatid ko, that is 12 pesos. Kasi nga, dalawang form, 6 plus another 6 pesos, which is 12. Ang galing ko sa math, my gosh. Nung finil up na namin, guys, yung form na yon, ay doon na kami pumunta sa naka-assign na health worker doon sa pinaka-ground ng Barangay Pasong Tamo. And then, ang sabi niya sa amin na ire-refer niya lang daw kami sa Kulyat kasi ang Barangay Pasong Tamo, wala daw doktor kasi yung doktor is nag-aasikaso daw sa mga COVID patients sa isang hospital. So, ang sabi niya sa amin na pumunta daw kami ng Kulyat around 1 p.m. dahil dun lang daw mag-open ang pagre-release ng medical certificate. So, ang ginawa namin ng kapatid ko ay umuwi muna kami dito sa bahay. Nilakad lang namin ulit from Barangay Pasong Tamo to bahay para kumain. And then, after lunch po, ay tsaka kami pumunta ng Kulyat. At nakarating nga po kami, guys, ng kapatid ko sa Kulyat at around 1 p.m. And then, pagdating po namin doon, ang pila ay napakahaba na po. Nasa 700 meters na yung haba ng pila or more pa doon. And then, from 1 p.m. hanggang 3:30 p.m. po kami nandoon. And then, pagdating ng 3:30 p.m. ay may isang taga-barangay Kulyat na ang sabi sa amin na ilista na lang daw yung mga pangalan namin kasi hindi na daw kayang i-cater yung hindi na kayang i-cater lahat ng nasa pila. So, ang ginawa namin ay nilista namin ang pangalan namin and then umuwi na kami dito sa bahay. At ganun pa din, guys, na ang pamasahin namin ay 100 pesos. So, 200 pesos na lahat ng pamasahin namin sa isang araw lang yun at napakalapit lang ng bahay namin to Barangay Kulyat. And June 3 nga, guys, ay gumising po kami ng maaga ng kapatid ko around 6:30 a.m. And then, nakarating po kami ng Kulyat at around 7:15 a.m. Ayan, so pagdating namin doon sa Kulyat ay napakahaba po ng pila at nakakalungkot lang kasi hindi na po napapractice ang social distancing. Actually po, walang pila na naganap kasi ang sabi nila na tatawagin na lang daw yung mga nakalista doon. Tapos naalala ko nung June 2 kahapon na hindi pala nalagyan ng number yung pangalan namin kasi nasa pinakalikod kami. And then ang sabi naman ng babae doon na kapag wala daw number yung pangalan namin ay bumalik na lang daw kami ng 1 p.m. kasi nga daw kailangan unahin yung may mga numbers. Pero kahit ganun pa man, yung sinabi ni ate ay hindi po kami umuwi ng kapatid ko kasi, di ba, just pray, di ba, and God will make a way. Ayan, so hindi po kami umalis ng kapatid ko. Doon lang kami nagstay at around 10 or 11 p.m. ay natawag po yung pangalan namin at nakapasok na nga po kami sa pila. Ayan, so once nga po pala, guys, na kapag nag-fill up po kayo ng ganitong form, yan, yung itong form, guys, kapag fill upan nyo po yan, dapat daw po ay color blue. Ngayon, kapag hindi po kayo taga kami, kagaya namin, taga Pasong Tamo, hindi kami taga Kulyat, kailangan po ng referral galing sa health worker ninyo. So, yun yung pinagawa sa amin or yung binigay sa amin, referral from Pasong Tamo para po makakuha kami ng medical certificate doon sa Kulyat. Nung tinawag na, guys, yung pangalan namin ay pumila pa rin kami ng napakahaba. Naghintay pa rin kami na tawagin yung pangalan namin. Around 12 noon na po natawag yung pangalan namin ng kapatid ko. At ang mahirap pa, guys, sa pagpo-process ng medical certificate at ng travel pass is that
yung wala kang makuhang matinong sagot, yung hindi pare-pareho yung sinasagot sa'yo. So, sabi kanina guys, doon sa Kulyat, ano daw, punta ng Kamuning or ng City Hall Police Station. Tapos pagdating namin sa ano sa City Hall ay sabi naman daw nearest station which is Talipapa Station 3. Yan mahirap mag ano magmaniwala sa mga sabi-sabi. So kung saan daw po kasi ang sabi nila kanina yung kukuha daw sa Talipapa is yung mga walang balikan na or kukuha ng ayuda para sa ano balik probinsya program. Salamat sa Lord talaga kasi nababalitaan ko, nakikita ko sa news na pahirapan sumakay sa taxi. Praise God kasi hindi po niya kami pinahirapan mag-abang ng taxi dahil yung sinakyan po namin na taxi from Kulyat to City Hall, ayun din po yung taxi driver na naghatid sa amin from City Hall to Talipapa. At kahit lunchtime na ay hindi nagrereklamo si kuya, kahit traffic, hindi po siya nagrereklamo at hindi po siya nagsasabi na ma'am, padagdag na lang po. So, alam naman natin yung sitwasyon ng lahat, di ba? Pare-pareho tayong walang trabaho, dapat magkaunawaan na lang po tayo, magtulungan na lang po tayo. Kaya, sa kay Manong Taxi Driver, maraming salamat po sa iyo. God bless po. Nakarating kami guys sa Station 3 or sa Talipapa dito sa Quezon City at around 12:30 ng tanghaling tapat. Ngayon, dahil sa gutom, nag-take out na lang kami ng kapatid ko and that is the first time na nangyari na doon lang kami kumain sa waiting shed. Yan, na sobrang init guys. Tapos, nakakalungkot lang kasi habang nasa pila kami, ay hindi talaga umuusad at wala po talagang nag-a-assist doon. Wala man lang may nagsasabi kung ano yung mangyayari sa amin. So dumating kami ng kapatid ko around 12:30 ng matanghaling tapat doon sa Talipapa. And then 3:30 PM na wala pa ring usad ang pila kaya we decided na umuwi na lang. Yes po, sanay po akong pumila sa PUP kasi 'di ba PUP pila ulit pila. Pero ang kinaibahan lang kasi sa PUP umuusad yung pila kahit gaano pa yan kahaba. Kahit yung pila hanggang 6th floor na, 'di ba? At least umuusad. Pero yung pagkuha ng travel pass, wala talagang usad, guys. Tapos nasa init ka pa. Nakakalungkot lang, guys, kasi gusto ng gobyerno na malesen or wala talagang mahawaan ng COVID-19 na ganyan, pero yung social distancing talaga ay hindi mo makikita. Kaya ako, ingat na ingat talaga ako guys kapag once na may tumatabi sa akin or sa kapatid ko na dito ka, huwag ka dyan. Ganyan, kaya nun talaga we decided na umuwi na lang dito sa bahay. And then, pagdating namin dito sa bahay, kwento ko kay tita yung mga pinagdaanan namin, syempre. Hindi namin alam kung sino yung nakakasalamuha namin, diba? Yung pinapagawakan ko na lang is yung excitement dito sa puso ko na makauwi na kami, na makasama na namin yung pamilya namin. And then, nung sinabi ko na nga kay tita, ganyan-ganyan kay tita Lynn, na ganito ta, ganyan-ganyan. And then, she said na i-communicate ko daw si tita Raquel. Kasi, mahirap na guys eh. Papunta kung saan-saan, pauwi, kailangan mong sumakay sa taxi. Sila tita Raquel po kasi is my private car po sila. Kaya, chinat ko si tita Raquel na ta, kunento ko po sa kanya yung mga pinagdadaanan ko sa pila, ganyan. Kasi nakakalungkot lang talaga ka guys. At kapag kumuha ka po ng medical certificate at ng travel pass, ay napaka-risky po talaga. Sabi ni Tita Raquel guys, susundin niya daw kami dito ng around 8 AM ng umaga. Kaya nagising din kami ng kapatid ko ng June 4 ng maaga pa. Nag-ayos kami ng maaga pa. Pero sinundo kami dito mga around
10 or 11 a.m. ganyan. And then, pagdating sa City Hall, ay nag-stop muna, nag-park muna si Tito Raquel kasi nga kailangan niya dumaan sa Notary Public. So, ngayon, nasa City Hall kami ng mga 12 noon and then hanggang 3, ganyan, hanggang 2:30 ng hapon, ganyan. So, ibig sabihin, nakarating po kami ng Camp Karingal at about 3 p.m. Pero, nung nasa parking area pa lang, alam mo, nagpapasalamat talaga ako sa Lord na kinuha niya yung pagiging mainipin ko. Ganyan. Sabi ko sa Lord, kinakausap ko ang Lord habang nasa parking area na sige po, okay lang na maghintay kami dito ng matagal. Alam ko na inaayos mo na po, Lord, pagdating namin sa Camp Karingal. Hindi na ako maghihintay ng 3 to 5 days kasi makukuha agad namin yung aming travel pass. At nakarating nga po kami, guys, ng Camp Karingal ng around 3 p.m. And then, ayun, salamat sa Lord kasi tumatanggap po sila doon ng mga nag-a-apply for travel pass. Basta may ipakita ka lang po. Kailangan po, kapag kumuha po kayo ng travel pass, kailangan nyo ng na-fill upan yung form na to. Yan. Yung form na yan. And then, kailangan po na i-photocopy ninyo yung valid ID ninyo. And then, also, i-photocopy nyo rin yung medical certificate ninyo. So, tatlo po yung requirements para makakuha po kayo ng travel pass. At yung form na to ay makukuha po yan kung saang station man kayo pumunta or kahit sa Camp Karingal po kayo pumunta. And then, yung medical certificate, huwag nyo nang hintayin na yung taga-station, kung saang station, yung sa PNP pa yung magpo-photocopy nun. I-photocopy nyo na kasi matik na yan, guys, na huwag kayong magbasa ng mga original copy kasi yung original copy, lagi pong sa inyo yan. Yung photocopy lang, yung ipapasa po ninyo. So, ngayon, kompleto po kami sa requirements na yan. Pagdating ko po doon sa Camp Karingal, ay binigay ko na lang yung mga requirements ko. And then, inisikaso na nila sa loob. Yung iba, guys, na mga kasabayan ko po doon ay madali lang po nila nakuha yung travel pass nila kasi yung schedule ng travel nila is June 4 or di naman kaya kinabukasan June 5. Pero kasi ako nilagay ko sa form na pinilapan ko, yung range ng travel ko is from June 10 to June 31, 2020. Kasi nga hindi pa ako nakapagpabook ng ticket kaya yun po yung nilagay ko, which is okay lang naman po. And then after 1 hour nga, guys, ay tinawag na yung pangalan ko. And one more thing pala, guys, na kahit kapag magkakasama po kayo sa kapag magkakasama po kayong babiyahe, pwede po na isang form lang yung fill upan ninyo and then sa space, kung may space po doon nyo po, kung may space naman talaga doon, guys, sa space, ilagay nyo lang kung sino yung makakasama ninyo kasi isang travel pass na lang po ang ibibigay po sa inyo. Kuha, guys, ng medical certificate, ang kailangan nyo lang po ay yung form na to. Yan. And then, kapag walang doktor doon sa health center po ninyo, kailangan nyo manghingi ng referral kung saan man kayo i-refer ng health workers ninyo, which is ito po yun. And then, kapag kumuha po ng health certificate, kailangan nyo po ng valid ID na kung saan ang inyong ID po, kailangan meron po siyang address na nagpapatunay na tagadyaan ka nga sa barangay na yan. So, kailangan nyo pong i-photocopy ang inyong valid ID. Kapag wala naman po kayong valid ID, kailangan nyo po kumuha ng barangay clearance sa kung saang barangay man po kayo. So, yun po yung mga kailangan. At kailangan po ng blue ball pen. At kailangan ng pera kasi hindi po binibili ang form. Kailangan nyo po siyang bilhin or ipa-photocopy. At para makakuha naman po kayo, guys, ng travel pass, tatlo lang po yung requirements. Una, yung letter na isi-send ninyo or letter address to Police Major General Sinas. At ito po yun. Yan. So, yung form na yan ay makukuha po yan sa kung saang station man kayo pupunta or sa Camp Karingal po kayo pumunta ay meron po yan makukuha na form. Binibigay po yan at hindi po yan, wala po yang bayad.
And also, kailangan po ninyo ng medical certificate na galing po sa barangay ninyo. Ang alam ko po, kapag once na sa private po kayo kumuha ng medical certificate, ay hindi po siya ino-honor. Kaya kailangan nyo talagang pumila sa barangay na pinanggalingan po ninyo. And then also, kailangan po ninyong i-photocopy ang valid ID ninyo. So, wag na po kayo doon na, may photocopy ba dyan? Pwede bang dyan na lang? Magbigay na lang ako. God bless. Guys, ano ba? Again, matik na yan na kailangan po na i-photocopy yung mga original copies dahil sa inyo po yan, yung original copies. Gets nyo po ba kung ano yung mga kailangan na requirements ninyo or kailangan para makakuha po kayo ng travel pass? Yes. At nagpabook na nga ako guys sa SEPAC para makauwi na kami at meron na rin po kaming schedule at nakapagbayad na rin po ako sa aming pamasahe sa aeroplano. Thank you so much, Lord. And of course, gusto ko pong magpasalamat sa MDRRMO ng Ahoy na kung saan we have a good communication at sila po yung nagsabi sa akin kung ano po yung mga kailangan kong requirements para po makauwi po ako sa Ahoy. At yun po yung inasikaso ko po agad kasi we are excited na makauwi at makasama yung aking pamilya. Okay lang na i-14-day quarantine kung yun talaga yung protocol. Susunod po kami, diba? As long as na nakikita na namin yung katotohanan na makakasama na namin yung aming pamilya. And of course, to Ahoy Mayor Page, maraming salamat din po dahil nagre-reply kayo sa chat ko. Thank you so much. And then also sa barangay official ng Nasidman, maraming salamat po dahil nakita ko na nilinis nila yung school na kung saan doon kami ika-quarantine kapag kami po ay umuwi. And of course, gusto ko lang din po magpasalamat kay Tita Raquel at kay Tito Raquel. Hindi na nila kami hinatid, kundi sinamahan talaga nila kami hanggang sa matapos po ang pagkuha namin ng travel pass. Thank you sa inyong dalawa. After 3 days, tapos na po kaming mag-asikaso ng papers namin. We got our travel pass by the help of beautiful Tita Raquel. Thank you! Nandito po kami ngayon sa Camp Karingal. Ayan, so hindi na po kami nagpakapagod sa Station 3. Station 3, grabe ang haba ng pila dyan. Ano ba to, oh? So, guys, thank you. Makakauwi na po kami sa Iloilo. See you, guys. Thank you so much. Thank you, Camp Karingal. Maraming salamat po sa lahat ng nag-assist sa amin. So, guys, uwi na po kami. Bye! Thank you so much, guys! And that's all for today's video, guys. So, I hope po na makatulong po sa inyo yung video na to kung paano kumuha ng medical certificate and travel pass na kailangan sa seaport or airport. So, yung dalawang iyon, yun po yung kailangan ninyong ipakita para po tanggapin nila kayo at para makauwi po kayo tayo sa kanya-kanya nating probinsya. Nasidman, see you soon. Get our medical certificate for 1.5 day and then yung travel pass naman for just 1 hour. So, Camp Karingal, maraming salamat po sa inyo at sa pag-a-assist ninyo ng maayos sa mga kumukuha po ng travel pass. God bless you all. Thank you. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, do not forget to subscribe, to click the subscribe button and of course the tiny bell para maging updated ka kapag may bago po akong video. Thank you!